Pastor Manny Carlos. Praise the Lord. Thank you, Pastor Israel. Isa pong pinagpalang hapon. So, new time slot po tayo ngayon. Siguro yung iba po na late, no? Dahil hindi niyo po alam ang slot po natin ngayon. 2 p.m. na po tayo ngayon. But anyway, this is our first Sunday for September. At may bagong series po tayo. At malapit na po ang Pasko. Amen. Merry Christmas. Ang Pasko po, hindi po patungkol kay Jose Marichan, no? Yung laging nakapost si Jose Marichan na lang lagi. So, ano? Si Lord po, it's about the birth of our Lord Jesus Christ, that this season that we may never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one who guide us. Jose Marichan na nila naman. But anyway, God is good. Kahit ano po mangyari sa mundo, magse-celebrate po tayo ngayon pa lang. Araw-araw po, sabi nga po ni David, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. Hindi na po natin maintain pang December 25 para mag-rejoice. Araw-araw po, nagre-rejoice tayo dahil God is good. Amen? God is good! Grabe po ang Lord sa kabutihan po niya. And nasa bagong series po tayo, hindi ko na po patatagalin, no? 2:48, na ano tayong oras mayari yan? 4 o'clock, mga kanyan, no? Okay. Monday by 4:30. Hindi na na akong bonus. But anyway po, nasa series po tayo ng ano ngayon, Fighting Faith. Hindi po ito na lalabanan mo ang faith, but sa fighting spirit, no? Na tayo po dapat, kung meron tayong aggressive faith, yung mga napag-aralan po natin, bold faith, unshakable faith, no? Dapat po meron tayong pananampalataya na palaban, especially these last days. Throughout the Bible po, ang lahat po ng mananampalataya na pinili ng Diyos, palaban po sila. Pagmula po kay Noah, kung paano pong hindi siya tumigil, kahit ano pong pambubuli sa kanya, bakit siya nagtatayo ng arko for the first time, wala namang baha po noon, or ganong klaseng ulan. Ano, makita po natin maging si David, binuli po, kung paano napakaliit po niya, at bata siyang lalaban kay Goliath, palaban po siya at nanalo po, maging sina Shadrach, Meshach, Abednego. Marami po tayo na pag-aralan, sina Daniel. And even in the New Testament, makita niyo po si Lord Jesus na nagkatawang tao po, palaban po siya sa kanyang daladalang mensahe patungkol po sa good news. Maging ang lahat po ng mga disciples, kahit po hindi po, wala man pong kwenta ang coronavirus po ngayon compared po dun sa nararanasan nila parang sa Afghanistan po ngayon, pinapatay ang mga Kristiyano, pinupugutan ng ulo, pinapako, at binabalatan ng buhay. Binababad po sa kumukulong mantika, nasa ano po yan, no? Na church history, pero hindi sila nagtago. Bakit po? Kasi kung meron kang tunay na pananampalataya, matapang ka at palaban ka sa Diablo. Hindi tayo dapat matakot sa anumang ginagawa ng Diablo. Especially these last days. We should not be surprised sa mga nangyayari ngayon kasi po matagal na pong sinasabi po ng Lord yan. That in the last days, there will be terrible times. Even in Matthew 24. You will hear rumors of wars and rumors of wars, terrible earthquakes, famines, pestilences, katulad po ng COVID-19 po ngayon. But be sure, ang sabi ng Panginoon, na you are not alarmed or di kayo takot. Why? Because kapag ikaw ay takot, it destroys your faith. Kaya nga ito po, ang unang pag-aaralan po natin, fighting faith, we need to fight fear. So sabi ng Lord, be sure that you are not alarmed. Huwag kayong matakot. Because ang takot po at pananampalataya, it cannot go together po. Hindi po pwedeng magsama po yan. It paralyzes po every time na meron tayong takot, it paralyzes po yung ating faith. Na kapag natatakot ka, sinasabi mong hindi ka po protektahan ng Panginoon, hindi ka liligtas ng Panginoon. And it's a big insult po sa Diyos kapag ikaw ay natatakot. We need to learn from the Word of God. And kapag ikaw po ay takot, it paralyzes your faith. It paralyzes you. Hindi ka makakilos. Katulad po ng maraming tao po na nagtatago po. Ilan po sa mga kakilala po namin na kung sino po nagtatago, sila po yung mga na-COVID at namatay pa. Bakit po? Ang sabi po ng Panginoon, ang sino mang magliligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Nabasa niyo na po yan sa gospel. Pero ang sino mang magbigay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa aking salita
ay makakamtan niya ang buhay at buhay na walang hanggan. Bakit po tayo matatakot? Alam niyo po, magtago man ho tayo, i-preserve man ho natin ang ating buhay, one day, mamamatay pa rin tayo. Ang problema, pag namatay ho tayo sa takot, saan ho tayo pupunta? Now, ang takot po, it will destroy yung pong magandang plano ng Panginoon. Hindi ka makakapunta doon sa destiny na kailangan nandun ka. Hindi mo mamamaximize yung plano ng Diyos, yung gift ng Lord sa iyo. Bakit po? Because of fear. There are different kinds of fears, no? Phobia. Marami po tayong phobia. Sana wala po dito na merong hydrophobia. Yung takot maligo. Na marami pong mga phobia ang mga tao, pero ang anak ng Diyos, katulad po ng inawit natin kanina, kung naniniwala po kayong anak kayo ng Diyos, matapang po kayo. Nakita niyo po yung mga anak ng mayor, anak ng general, ang tatapang po nila. Anak lang ng kumisang siga po sila at wala na po sila sa katwiran. Tayo po, nasa katwiran ho tayo, dapat mas matapang ho tayo. Hindi po ang Diablo ang matapang. Tayo po ang matapang dahil kasama po natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang takot po, it can make you sick. Kapag natatakot ka po, magpapalpitate ka, tataas ang BP mo, at sunod-sunod na po, may stress ka na, and kapag may stress ka na, natatakot ka, ang sabi po ng mga doctors, stress is the mother of all diseases. Kaya ka na-stress kasi natatakot ka. Baka hindi mo makuha ito, baka hindi mo magampanan ito, baka hindi mo ma-meet yung deadline, yung due date. Pero alam niyo po, pag naka Lord ho tayo, magpahinga lang ho tayo, let us rest upon the Lord. Siya po ang bahala sa lahat. Gawin po natin ang tama. Siya lang po ang siya po ang ating kapayapaan. Because kapag tayo nabuhay sa takot po, it will rob you of your peace and joy. Wala kang kapayapaan. Hindi po pwedeng payapa ka pero may takot ka. Payapa naman ako pero natatakot. Wala pong ganon. At hindi po masaya ang buhay ng puno ng takot na yung patagutago ho tayo. It can kill you. It can kill people. Marami pong alam niyo po, this month po ay nagse-celebrate ho tayo, not celebrate, no? Rinereminis po natin, kami po mga pastors, last year po, ang buwan po ng September, hindi po namin makalimutan kasi ako po, 1 year na po akong na-COVID. Next week po, 1 year po akong Buwan po ng September, halos kami po sa pastoral staff na COVID po kami. Si pastor is severe po yan, hindi nyo lang alam. Nung wala po ako, wala din siya, nasa bahay lang po siya. Nahirapan siya huminga, inuubo, no? Grabe po siya. Sabi ko, okay, sumita ka kayong hospital, intubate na ka kendatang mo ngayon ako. Paniwalan niya ang Ginoo, katamo mate. Ako, ayaw lang nila akong palabas kasi dialysis patient ako. Pero nakita ho natin, and then, nung buwan pong yun, after po ng September, October, ang dami pong nagte-testimony na nagkaroon po sila ng mga symptoms. Ibig sabihin po, dumaan po ang COVID-19 sa atin last September ho dito. I think, more than 100 po ang nagkahawa-hawaan po. Pero, nagtagumpay ho tayo. At hindi natakot. Dahil alam po natin, walang kwenta ang coronavirus sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. Ang problema po sa iba, naranasan pula na COVID po sila, ito po ang problema. Dapat po kung naranasan mo isang bagay, mas matapang ka. Yung iba po, naranasan nila yung COVID, mas natakot po sila. Buhay naman sila. Nasaan yung pananampalataya po nila? So, alam niyo po, meron po kaming kakilala na gusto po ikwento muli po sa inyo. Actually po, mga lingkod po ng Lord itong ilan. Yung iba po na-confine dahil may mga symptoms na lumabas sa kanila. Sabi ng doktor, kailangan kayong mag-isolate na ma-confine. So, overnight lamang po, magkapatid po ito, namatay sila. Lumabas po ang swab test nila the following day, negative. So hindi sila namatay sa COVID. Saan sila namatay? Takot. Naranasan ko po ito kasi noong unang gabi ko, saan iniisip ko. Noong sinabi ng positive ako, iniisip ko, sino kaya mahawak ko ganyan-ganyan. Sabi ng Lord, huwag kang mag-alala, walang kwenta ang COVID na yan. Kaya kinabukasan, sabi ko, Dok, pwede na po akong umuwi. Hindi ka pwedeng umuwi kasi dialysis patient ka. So, yun po yung sinasabi, pero naririnig ko, hindi ka pwedeng umuwi. Kailangan kumita kami sa iyo. No?
Kung ibabakmas ko, siguro yun ang maririnig ko. But God is good, no? God is good. Huwag po tayong matakot. Marami pong mga taong namatay, hindi po talaga sa COVID. Una, sa takot. Pangalawa, sa gastos. Takot din sa gastos. Ngayon po, ang nako-COVID sa private hospital, humihingi po sila ng at least 50,000 a day. One day lang, mamamatay ka na, di ho ba? 50,000 eh. One day pa lang, ho, mamamatay ka na kung wala kang Diyos. Ako, sabi ko po, kung wala ka palang Diyos, nung nasa IDU po ako, sa infectious disease unit, sabi ko, kung wala ka pala, Lord, sa takot mamamatay ako, yung mag-isa ka, mamamatay ka, at yung every now and then, tinatawagan ka, magbayad na po kayo. Naka-confine ako, magbabayad ako. Yung pong ganun, magbayad na po. Gusto kong sabihin, eh kung di ako magbayad, anong gagawin niyo po? Uwiin niyo ako? Pwede gusto ko. Ano? Ito po yung, ano, mamamatay po ang tao kapag wala siyang Diyos na buhay. Salamat na lang po at mga taga-Calvary Temple ay meron po tayong Diyos na buhay. And we need to be reminded and to be empowered once again. Kung meron pang natatakot po sa atin, ngayong narinig yung mga bagong variant pong yan, alam niyo, anais pong sabihin po sa atin ng Lord, do not fear. Sabi po ng mga ibang Bible scholars, there are 365 verses at least ng nagsasabing do not fear. No? Hindi ko po talaga na-research po yun. But alam niyo po, yung one verse pa lang na sinabi ng Lord na do not fear, only believe. Sapat na po yun sa buong buhay po natin upang hindi tayo mabuhay sa takot. Sapat na po ang isang salita ng Diyos na hindi tayo mabuhay sa takot. Amen? So kung ano man po yung kinakatakutan nyo, pambayad ng kuryente, pambayad po sa kung ano man po yan, or yung kalagayan nyo po sa family, mayroong pangkaramdaman, or kung ano man po, I don't know. But be sure of this, kung kayo'y mananampalataya, mananalig sa Lord, matagumpay na po kayo. Amen? So let me begin with this verse po. Isaiah 41:10. Sabi ho dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Tayo muna po'y manalangin. Amang Diyos, kami po'y punong-puno ng pasasalamat na kami buhay at malakas at patuloy niyong pinagpapala at patuloy niyong iniingatan. Salamat po, Lord, sa hapon ito na patuloy na pinagkatipon niyo po muli ang iyong maanak upang ikaw ay pasalamatan, papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At muli, Panginoon, narito rin po kami upang kami po ay kumain ng iyong salita. As we receive and believe your word, O God, I continue to declare healing, deliverance from different form of bandages, O God, and save your people. I-bless mo rin po ang first-timer po namin, Panginoon, sa hapong ito, Lord. Na madama po niya kung gaano mo siya kamahal at kung gaano kaganda ang plano mo sa kanyang buhay. Maraming salamat po, Lord. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So, sabi po sa Isaiah 41:10, there are so many verses po na pinili lang po natin ang mga verse na pag-aaralan po natin ngayon. And yet, baka mahaba po ito. Kagabi po kasi napahaba din po ako. Sabi niya, do not fear. Bakit po? Because I am your God. Matakot ka kung ang Diyos mo si Santa Claus. Pero kung ang Diyos mo, buhay po siya. Sabi, ako'y buhay. Ako lang ang nag-iisang Diyos. There is none like me, sabi po ng Panginoon. Bakit ka matatakot ako yung Diyos mo? Sabi po ng Panginoon dyan. Do not be dismayed. Huwag kang madismaya. Huwag kang may stress. Ito po yung ano ng Lord, no? For I am your God. Ako yung Diyos mo. Kasama mo ko. Ako yung Diyos mo. I will strengthen you, help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ano po yung ibig sabihin ng I will strengthen you? Dito po sa 2 Timothy 1:7. Sabi niya, for God has not given us a spirit of what? Fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Ito po yung I will strengthen you. God has given us power, not the spirit of fear and timidity. Hindi po yung takot at saka po yung mahiyain. Alam niyo po yung pagiging mahiyain, kakambal din po ng takot yan na halimbawa po. Excuse po, no? Aga na kana ako. May mayad na ako man. Halimbawa po, nahihiya kang i-share mo ang gospel.
hindi ka talaga nahihiya lang. Natatakot ka. Baka kung anong sabihin sa'yo, i-persecute ka, i-reject ka. So, kaya nga po, hindi tayo binigyan ng ganyang klaseng espiritu. And take note, ang takot po ay espiritu po siya. Yes, meron pong, kung minsan tatakot tayo because of our mindset, ang naririnig po natin. Pero unang-una, ano po yan, espiritu po yan. Naalala ko last week, ang tagal ko nang hindi nararamdaman yung takot. Nag-isip po ako madaling araw, gusto ko pumunta ng kusina. Ba't natatakot akong pumunta ng kusina? Sabi ko, tanda ko na nito, tapos pastor pa ako natatakot. Tapos, familiar ka sa akin, kaya ikaw, espiritu ng takot, lumayas ka. At mararamdaman po, lalayo po siya. Because fear is a spirit. Yung mga pagiging anxious po natin o yung iba nadidepress po, hindi po totoong hormonal imbalance po yan. Nagiging imbalance po ang hormones kasi po dahil sa takot. At ang takot po ay espiritu po siya na kailangan po nating pagtagumpayan. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng ganyan. Ano pong binigay po sa atin? Power. Na itong pag-aaralan po natin, binigyan po tayo ng power, ng love. Ano po yung love? Perfect love ng love. Because love casts away fear. Pag alam mong mahal ka ng Diyos, bakit ka matatakot? Di ba tayo po nung bata po tayo, pagkasama mo ang magulang mo, hindi ka takot. Alam ko, kakain ka, alam mo, hindi ka pababayaan ng magulang mo. How much more itong pinakamakapangyarihan sa lahat? The God Most High. No, hindi tayo, mahal na mahal niya tayo. Kung mahal na mahal niya tayo, kung paano ang magulang, mahal niya kanyang anak, gagawin niyang lahat, maging ang Diyos po. Hindi kanya pababayaan. Kaya binigyan niya tayo ng power, ng kanyang pag-ibig, upang sa tuwing minimeditate po natin, iniisip po natin na mahal tayo ng Diyos, mawawala po ang takot. Madalas ko pong declaration to, lalo na po nung unang year ng aking dialysis, na sabi ko, Lord, alam ko mahal mo ako, hindi mo ako pababayaan. Alam ko marami akong kasalanan, kahit marami akong kasalanan, Lord, at pagkukulang sa iyo, alam ko mahal mo ako. Kasi hindi pa ako pinapanganak. Sabi ko kay Lord, mahal mo na ako. Sabi nga po ng Romans 5:8, while we were still sinners, Christ died for us. Makasalanan pa tayo, mahal na tayo ng Diyos. Mahal na tayo ni Kristo. How much more ngayong tinanggap po natin siya at tayo po ngayon ay mga anak ng Diyos. Lalo nating mararanasan ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pag-ibig sa atin. Now, ang sabi lang po ng Lord sa John 15, remain in my love. Nasa sa atin po upang maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po yan automatic. Although sinabi ni po ni Paul sa Romans 8:35 tsaka po doon sa 38:39, who can separate us from the love of Christ? Wala po siyang sinabi doon na yung even ourselves cannot separate. No, only ourselves can separate us from the love of Christ. We have this control na tinatawag pong self-discipline or self-control. Kaya manatili kayo. If you abide in me, nasa sa inyo kung manatili kayo sa akin at mananatili kayo sa pag-ibig kung sabi po ng Panginoon. Yung pong John 15 na abide in me and abide in my words, kung tutuloy niyo po yun, abide in my love, ang sabi po niya. Manatili rin kayo sa akin pag-ibig. Bakit? Marami pong mga Kristiyano sinasabi, Lord, but kung mahal mo ako, bakit hindi ko nararanasan ang pag-ibig mo sa akin? It is because you are not abiding according to God's word. You are not abiding in His love. That means, hindi ka naniniwala na mahal ka ng Diyos. There is power when you believe na mahal ka ng Panginoon. Doon sa Ephesians chapter 3:20, yung pong God is able to do exceedingly abundantly more than anything we could ask or imagine according to the power that is at work within us. Bago po yun yung verse 17, 18, 19, sabi po doon, to know this love that surpasses all understanding, to grasp the blast, how high, how deep, how long, and wide is the love of Christ. Kung alam mo kung gaano katindi ang pag-ibig ni Kristo sa'yo, God is able to do exceedingly. One of the reasons why, bakit hindi po nakakakilos ang Diyos, dahil you do not have faith na mahal ka ng Lord. Na iniisip natin, mas mamahalin ako ng Lord kung mas marami akong babasahin na mga Bible verse every day. Maganda po yan, pero hindi natin pinapautang na loob sa Lord. Mas mamahalin ako ni Lord kung yung gagawin ko ang kabutihan. No? Alam niyo po, wala ka pa mang ginawang kabutihan, mahal ka ng Lord.
Madalas nyo pong naririnig sa amin, wala na tayong pwedeng gawin pa para madagdagan ang pag-ibig ng Diyos. At wala na tayong pwedeng gawin pa para mabawasan ang pag-ibig ng Diyos. Kung meron pong isang constant po dito ang Diyos, lalo ng kanyang pag-ibig, constant po siya. Kahit ano po tayo, kahit anong pinaggagawa po natin, mahal pa rin tayo ng Lord. And if you have faith na kayo'y mahal ng Panginoon, God is pleased. Because without faith, it is impossible to please God. Especially if you don't have faith na mahal ka ng Lord. Bakit po it is very important to know na mahal ka ng Lord? Dahil yung ginawa po niya sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoon, ito po'y expression niya, demonstration niya kung gaano niya tayo kamahal. Kaya minsan nagtatanong tayo, Lord, Diyos ka, bakit mo ginawa yan? Bakit ka nagkatawang tao? Bakit po? Una, para iligtas po tayo, pero higit po sa lahat, dahil mahal niya tayo. For God so love the world. And there is power. Mawawala pong takot nyo kapag lagi nyong dinideclare, mahal ako ng Lord, hindi niya ako pababayaan. Ito po ang lagi kong dineclare noon sa National Kidney Transplant Institute. Bago po ako maoperan po ng dialysis ng first time. Takot na takot po ako. Pero rinimind po ako ng Lord, mahal kita, hindi kita pababayaan. At nasa sa atin po yan, we have the self-control. Sabi niyo po, self-control. Alam niyo po, I don't know, baka po magulat kayo sa sasabihin ko ito. Actually, sinabi ko na ito ng madalas na, pero baka yung iba, hindi kayo nakikinig. Ang Diyos po is sovereign. Ibig sabihin po, He is the Most High. Wala na pong hihigit pang mataas sa Diyos. Pero, He is not in control of everything. God is not in control of everything. I know, yung iba sa inyo, what? He is not in control of everything? Tanong ko sa inyo, yung mga pinaggagawa nyo po, control ba na yan ng Diyos o control nyo? So He is not in control of everything. Yung pong nag-rape, mga nagre-rape, control po yun ng Diyos o control ng taong manyak? Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin. God is sovereign but He is not in control of everything. The reason why, ito po yung sagot dun sa mga nagtatanong na kung ang Diyos ay buhay at mahal tayo ng Diyos, bakit hinahayaan niya yung masama? Hindi po niya hinahayaan ng masama. Binigay niya po ang kapamahalaan sa tao in the book of Genesis chapter 1, 26, 27. Makikita niyo po doon, let them rule. Let them have dominion. Tayo ang maghari. Tayo ang mag-dominate ng mundong ito. Hindi po ang mga espiritu, hindi yung mga nuno na magpaka-dispo ko ka rin ang takapre po pang duwendi. Tayo po ang may control. Ang Diyos po, hindi siya kikilos. Ito po, madalas yung sabi nga po ni Miles Monroe, without God, man cannot. But without man, God will not. Kung wala ang Diyos, hindi kaya ng tao. Kung wala ang tao, hindi kikilos ang Diyos dito sa mundo. Bakit? Ibinigay po niya ang kapamanan. Remember, no, isang example na sabi ko sa inyo. Noong pong narinig na ng Diyos ang mga daing na mga Israelita sa Ehipto na gusto nilang lumaya, bakit hindi ang Diyos ang kumilos kaagad? Bakit kinakailangan niyang katagpuin si Moses? Bakit po? Kasi ang kapamanan ay nasa tao. Now, si shortcut ko po. Nung umiyak si Moses, Lord, paano niyan? Tumayo ka diyan kanya. Itaas mo yung staff mo at hatiin mo ang dagat. Bakit hindi po agad hinati ng Diyos? Bakit ang tao po ang naghati? Bakit si Moses? Kasi po, kailangan po natin ng ating cooperation. Sabi po ng Bible, we are God's partner. Co-worker with God. Hindi po kikilos ang Diyos kung hindi po tayo kikilos. Hindi po totoo yung nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Nasa Diyos po lahat. Tayo lang po ang makikipag-cooperate po sa Kanya. Amen? Wala pong verse na ganun. Kaya doon pong dapat nang isara, sabi po ng Lord, Moses, sarado muna. Napansin niyo ba ito? Na hindi. Makikita niyo po yan lahat. Tumawag po siya, sina Gideon, sina David, para iligtas ang Israel. In the book of Judges, tinawag sina Samson, no? Sina Gideon, marami po yan. Na tinawag po ang Lord. Kaya po, yung susi po sa pagpapala, kung hindi kayo makikipag-cooperate kay Lord,
Kung hindi nyo kokontrol ang sarili nyo, pa, ipapasubmit sa Lord, sayang po. Amen na kunya ho with them. God is sovereign, but He is not in control. Especially po sa fear. It is wrong to pray, Lord, tanggalin mo ang aking takot. It is wrong to pray, Lord, tanggalin mo ang aking takot. Bakit? Ang utos ng Lord, do not fear. Nasa sa atin na po eh. Bakit? Binigay na po niya na hindi na tayo, nabigyan tayo ng power. Hindi niya tayo binigyan ng spirito ng takot. Amen? Lahat po ng gising, magsabing amen. Pag start na po ako, 3:12 na pala, nang bilis ng haba po ng intro ko. Now, for us, para po malabanan po natin ang takot, number one, we should be well-informed sa ating God-given authority. Ito po yung sinasabi ko kanina pa, that we have the authority. God-given authority. Na itong authority ito, kung itutuloy ko po from Moses, si Jesus po, kaya po siya nagkatawang tao para magkaroon din siya ng authority diretso dito sa lupa. Kaya madalas siya sinasabi, I tell you, even the Son of Man has the authority on earth. Kung mapapansin niyo po yun sa Gospels. And noong po nagpapalayas po siya ng demonyo, yung po mga legion, nakiusap. Yung libu-libong demonyo, sabi niya, Lord, huwag mo kaming i-torment before our time, but kung po pwede, payagan mo kami, pansinin niyo po ito, payagan mo kami na pumunta sa mga baboy. Anong sabi ng Lord? Go. Ano pong ibig sabihin nito? Ang demonyo po, hindi siya pwedeng kumilos sa bawat isa sa atin. Ni sa mga baboy o sa mga hayop, hindi siya pwedeng kumilos kung hindi siya papayagan ng tao. Kaya po gumagamit po ng mga medium, mga mangkukulam. Kaya po ang demonyo, kailangan niyang mag-possess ng tao para maging legal siya sa mundong ito. Illegal ang mga espiritu na diretso po silang kikilos. Ang legal na dapat kumilos po dito ay ang tao. Kaya kapag habang meron tayong laman, buhay po tayo, legal tayo. Kaya pag patay ka na, babay ka na, wala ka na. Illegal ka na. Kailangan ka nang umalis. Nakakuha niyo po ba yun? Nakakita niyo ba kayong patay na? Sandali, ayaw ko munang umalis. Dito muna ako, titignan ko muna yung bangkay ko kanya. Wala ka ng karapatan nun, tatanggalin ka na dyan dahil ang may kakapamalan dito yung buhay lang na merong laman, na merong pong flesh. Amen? So ngayon, na tayo po nandito, binigyan tayong God-given authority na kailangan po nating malaman po ito. Na hindi tayo nagpipray, sabi nga sa atin na Lord, tanggalin mo po ang takot ko. Mali po siya. That is not abiding in the Word of God. Ang sabi ng Lord, do not fear. Nasa sa'yo, you have the self-control. You need to control your fear. You need to control your emotion. It is wrong to pray. There are prayers unanswered because they are not aligned with the Word of God. They're not abiding in God's Word. Now, noong pong 2007, no, ayaw ko po kung maniniwala po kayo, pero madalas ko na rin po nakukwento po ito. Kapag namamatay ka na pala, yung parang mamamatay ka na, marami po, di ba, nakikita na ako kayo malapit ng mamatay na tao, kung ano-ano po yung nakikita niya. Na-experience mo ba yun? Kung minsan sinusundo daw siya, meron siya nakikitang itim, puti, or what, mga espiritu po. Sasabihin po ng mga expert, nag-hallucinate. Naniniwala naman tayo. Sasabihin nila, wala tayong prueba. Eh kahit sila, wala namang prueba na hallucination yon. Pero mas naniniwala tayo. Pero mararamdaman mo, may mga espiritu po sa mga taong malapit na mamatay. Noong 2007, pilit po akong pinapatay na ng Diablo po. At halos gabi-gabi po, first time ko po makakita ng mga demonyo na iba po itsura po nila. Para po silang mga deformed na mga kahoy na tuyong-tuyo at ang kulay po nila hindi po yung black na maganda po. Maganda po ang black, no? Pero ang pagka-black po nila, patay. Para po silang abo na walang kabuhay-buhay. At sabi ko, Lord, paalisin niyo po yung mga demonyo. Lagi ko po pinagpe-pray ito. At ilang gabi po ito at buwan, sabi ko, minsan sabi ko, Lord, nagpe-pray naman po ako. Bakit hindi po umaalis sa mga ano? At finally, sumagot po ang Lord sa espiritu ko. Sabi niya, inaawit mo pa yung Luke 10:19. Ito po yung verse po natin. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power. Hindi po some. All the power of the enemy. Nothing will harm you.
Sabi po ng Lord sa akin, nakakita ka na ba ng PO1 na uutusan niya yung general para habulin niya yung kriminal? Parang ganun po ginagawa kay Lord. Lord, paki-ano mo yung demonyo. Pero binigay po ang authority sa atin na tayo po ang magbawal, magpalayas ng demonyo. Nakukuha niyo po ba itong authority ito? Na kapag nag-pray kayo at inuutusan niyo ang Diyos, no, maling-mali po. Ito po, na-correct po ako dito. O nga, ano, bakit po inuutusan ng Diyos? Eh ako palang inuutusan ng Lord na magpalayas ng demonyo. At wag na wag niyo pong gagawin sa mga duwende, kapre na paraan po this po. Pag ginawa niyo po yung nag-submit ka sa authority nila, we are the authority po dito sa bundok ito na binigay po ng Lord. Amen? Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? O nakakaantok talaga ang 2 o'clock? You need this, no? Itong authority pong ito, because if you will not exercise this, sabi po ng Lord yan, exercise mo. Ay, hindi, nakakatakot. Kasi baka balikan ako ng duwende, balikan ako ng kapre, balikan ako ng demonyo. Ano sabi dyan? Nothing will harm you. Nothing will harm you if you will exercise your authority. The devil will harm you kahit wala kang gawin sa kanya. Hindi totoong, ay, hindi, huwag mong anuhin yung demonyo, baka balikan ka niya. Kahit hindi mo galawin ang demonyo, laging nandyan yan para saktan ka at patayin ka. Patayin ka una sa takot. Nothing will harm you. Kailangan po nating exercise ang ating authority. Amen? Naunawaan niyo po ba ito na, alam niyo po, marami po ang ano, no, mga ilang po mga nagpapa-counsel po sa akin. Yung iba po, more than 10 years ago, ganyan na hong ginagawa ko po na after ko pong pakinggan kung ano yung problema niya, isa lang ang sinasabi ko sa kanya, use your God-given authority. Ano pong ibig niya sabihin, Pastor? Use the name of Jesus. Palayasin mo yung demonyong nag-aalipin sa asawa mo. Palayasin mo yung demonyong nag-aalipin sa anak mo. Dapat ito po ang makita po natin sa ating buhay. Now, we have this kind of authority na pwede po natin palayasin ang demonyo. Naniniwala ho ba kayo dito? Sa salita ng Diyos pong itong na, alam niyo po, years ago, no? Kaya ako umahaba dahil marami po ako experience about this, no? Kung kukwento ko pa po yung mga experience namin ni na pastor is paglayas yung mga demon possessed na hindi po mapalayas ng mga pari at ibang pastor tinanggihan at kami po ang pinuntahan. Siyempre po, naniniwala tayo, buhay ang Diyos, kami po pumupunta. No, kasi hindi tayo binigyan ng takot ng Lord. Minsan po may yung kahit alauna at tatawagin ka dahil pastor ka. Kaya ngayon po tinuturuan namin kayo, hindi niyo kami kailangan tawagan. Kung merong demon possess kayo mismo, pwede niyo palayasin. Nothing will harm you. Noong pong years ago ang mga anak ko nung bata pa po sila at nalaman ko na yung authority ko po 2007 2008. Minsan po natutulog sila at kasama yung I think yung isang pinsan po nila. Pagising ko po, nakita ko meron po silang yakap-yakap na tsakadal. At yung mga tsakadal na nakikita ko po, madaling araw po ito, gumagalaw po sila at galit na galit sa akin. Pinalayas ko po sa pangalan ni Jesus yung isa, ayaw po. Ang ginawa ko po, alam niyo po, pinuntahan ko po at dadakmain ko. Nung dadakmain ko na po, nawala po siya. To make the long story short, pag kinaumagahan, kaya pala ganun ang nangyari sa mga anak, yung mga bata at pati pinsan nila, mga anak ko. Nila naglalaro sila ng game about tsakadal. Tignan niyo po yung spirit. Ngayon, ayaw na nila maglaro ng game ng tsakadal. Meron lang silang tinitignan sa kanilang iPad. Bigla daw lumitaw yung mukha ni tsakadal. Nagtakbuhan po sila. Sabi ko, anong nangyari sa inyo? Si Daddy, si tsakadal nagpakita. At hindi ko po sinabi sa kanila kagabi. Nakita ko yan. Yakap niyo. Baka matakot sila. Nung nagdalaga na po sila, doon ko kinuwento. Doon po nila kinuwento sa akin na pinaglalaroan pala nila yung game na tsakadan. There are spirits po sa ano. Na we need to, ano ho din, bagay po yung nung naging mga alipin po ng mga kasalanan ng mga, yung anak ko po, every night pinagpipray ko po sila. Ito po yung mga kinansel ko, pag uwi nyo po yung bawat sulok ng bahay nyo, palisin nyo yung demonyo. Alam niyo po, one day lamang po, nagbago po ang atmosphere sa bahay. Yung po ang kakilala ko, hindi po minsanan, yung po isa po na gano'n po, more than 10 years ago, yung asawa niya, na talamak sa bisyo, sabi ko, gabi-gabi, i-lay hands mo yung asawa mo. I-rebuke mo yung demonyo. Huwag mo lang lakasin na, demonyo ka, baka magising siya. No? Huwag mo lang lakasin, sabi ko, demonyo ka, lumayas ka. Alam niyo po, bawat tao kasi merong nag-iimpluensya ng demonyo.
Na one day, ang sabi po ng asawa niya, sa kakapag-pray niya, parang ayoko na uminom kanya. Ayoko na rin manigarilyo kanya. Pwede bang sumama na lang ako sa iyo sa church? Tingnan niyo po yung bunga. Because, dito po sa next verse, no, tingnan niyo po itong 2 Corinthians 10, 3-5. For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. Bagamat tayo ay nasa katawang lupa, hindi tayo lumalaban na panglaman. Sabi po sa Ephesians 6:12, for our struggle is not flesh and blood, but against principalities, against the dark rulers, spirits of this world. Kung may kaaway man kayong tao, hindi po yung tao talagang kaaway nyo. Hindi yung asawa ang kaaway nyo. Yung espiritong nag-iimpluensya sa taong yon. Yung po ang targetin nyo. Hindi po yung tao. Tayo po, kung minsan naano tayo ng espiritu. May mga, hanggang ngayon sa atin po, may mga iba sa atin, addicted po kayo sa pelikula. That is spirit. Na kung minsan, hindi nyo mapigilan. Nakakailang season na kayo. Ang dami nyo ng nasayang na panahon. Yung iba po, hindi nyo mapigilan. Lagi kayong hawak nyo yung phone nyo. Dusultit, lalawin nyo yung phone nyo. Lalawin nyo kung ano yung Facebook. Minsan yung iba, katabi nyo yung phone nyo. Pag nagising kayo, titignan nyo kung nag-reply siya, hindi siya nag-reply. Kaya walang pahinga. Dati sa spirit na nagbabandage po sa atin. Dati po, malaya tayo. Walang ganyan. Kaya nga, sabi nga ako dyan, our struggle is not flesh and blood. Pero balikan po natin yung ano, ayan po sabi, for the weapons of our warfare are not of the flesh. Hindi po panlaman, hindi baril, hindi kung ano man po panlaman, no? But have divine power. Sabi niyo po, divine power. Ibig sabihin po niyan, it's a power that is coming from God. Ang ating pong weapon. Ang ating sandata galing po sa Diyos. To destroy what? Strongholds. Sabi niyo po, strongholds. There are strongholds, bandages, sa ating mga buhay na kailangan po nating i-destroy. Kaya sabi niyan, we destroy arguments and lofty opinion, raise against the knowledge of God, and take every thought captive to obey Christ. Ano po ibig sabihin niyan? Lahat ng mga maling kaisipan na hindi po ayon sa Biblia, dapat po tinatanggal natin yan. Hindi natin pinapaniwalaan. Kahit po, kung minsan, sabihin mo, it may be a fact na sabihin ng doktor, meron kang cancer, pero huwag mong tanggapin ang tanggapin mo, Lord, by your stripes, I am healed. You need to destroy that lofty opinion that sets itself against the knowledge of Christ, that sets itself against the word of God. Ang word ng Lord, ang demonyo sasabihin niya, hindi ka pa saved. Pero kung tinanggap mo na si Kristo, sabi ng Lord, meron ka ng salvation sa Kanya. Forgiven ka na. Ang demonyo sasabihin niya, wala ka ng pambayad, mababankrupt ka na. Ang sabi ng Lord, I will bless you. I am your Jehovah Jireh. Hindi ka magkukulang. Ang Panginoon ng aking pastol, hindi ako magkukulang. We need to believe the word of God. And kung ano man po yung mga mindset natin, it may be a fact na makikita mo, yes, parang totoo sa mundong ito. It may be a fact. Pero the truth is, lahat po ng problema, mayroong solusyon sa ating Panginoon. And we need to cast down ito pong ano ito. I have so many things na gusto pong sabihin dito, pero hindi na po ako magtatagal. Next verse na po. Ephesians 4, 26-27. Naalala niyo po yung sinabi ko na stronghold. Ang stronghold po, nag-uumpisa siya sa foothold. Sabi niya, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. One of the things na pwedeng magkaroon ng foothold ang demonyo sa atin ay yung meron kang bitterness, unforgiveness, hatred. One of the things. At maging ang fear ay foothold siya. Alam niyo po yung foothold? Yung pong, nung bata tayo, naglalaro tayo kapag pumunta ka sa kwarto, nagtutulakan po kayo ng pinto. Kapag nakapag-foothold kang ganyan, hindi na niya masasara yung pinto. Ganyan din po ang diablo kapag meron na siyang foothold, hindi mo na masasara. Kailangan mo yung i-rebuke in the name of Jesus para maisara mo. At kapag hindi mo rinibyok yung foothold na yan, eventually magiging stronghold. Kaya kailangan, we need to use this God-given authority na meron ho tayo. No? Next verse please, para tuloy-tuloy po. Sabi ho dito sa Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Meron pong mga susi in the kingdom. Susi sa pagpapala, susi sa
sa kapayapaan, susi po sa restoration ng relationship, susi po sa protection, susi po sa basagan ng buhay sa iyong business. There are different keys of the kingdom na kailangan pong gamitin po natin in the name of Jesus. Sabi po dyan, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you lose on earth shall be loosed in heaven. Sa Tagalog po, anuman ang payagan mo sa lupa, papayagan sa langit. Anuman ang ipagbawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ito po yung authority na binigay po sa atin. Hindi, wala po sa Diyos. Lord, ikaw na pong bahala. Ikaw na, hindi po, ang sabi po ng Lord, anuman ang payagan mo. Kaya kung di natin papayagan kumilos ang demonyo sa buhay po natin, wala po siya. Kaya pag gising pa lang nyo ng umaga, hindi kita pinapayagan kayong mga demonyo kayo na makasingit kayo sa aking pamilya. I declare that we are victorious, we are more than conquerors. Amen? Amen. Lalo yung dakiring alwak, silo palang matundo, eh, matutundo ko rin tuloy. And we need to declare this po, no? Na every day, makita nyo po, whatever, sabi, anuman ang talian mo dito sa lupa, tinatalian ko ang espiritu ng karamdaman, tinatalian ko ang espiritu ng pagkautang, tinatalian ko ang espiritu ng init ng ulo o kung ano man po problema sa bahay. At pinapakawalan ko ang espiritu ng Diyos na kumilos sa aming bahay. Ito po yung tinuturo ho dito. Kaya sabi ko po sa inyo, even though God is sovereign, He is not in control of everything. Nasa sa atin po, binigay niya ho sa atin. Nasa sa atin po, sa buhay po natin, para mapagpala po tayo. Nasa sa atin po, binigay na po ng Lord. Nasa atin po, para papaano po natin siyang tanggapin. Amen ho ba? Kaya nga po, you need to use the name of Jesus. The name of Jesus, ang sabi po ng Bible, it is the name above all names. The name of Jesus is the name above every name. Ang coronavirus po, pangalan po yan na pinangalan sa virus. Ngayon, yung pangalang coronavirus, mas mataas pa rin po ang pangalan ni Jesus. Bakit ka matatakot? Yung cancer of the bones, cancer of the heart, cancer po sa breast, mga pangalan po yan, those are names. But there is a name that is above all names. And that is the name of Jesus. Yung pong poverty, pangalan din po yan. No, yung sinasabi nila, lahi kayong diabetic, mahirap lang talaga kayo, ganyan lang talaga kayo. Those are names na binigay po ng Diablo sa tao. But we have the name that is above all names. And we need to use the name of Jesus. Whatever you bind on earth, in binding, sa pagbabind po and losing, you need to use the name of Jesus. Kasi po, mag-partner po tayo. Wala tayong magagawa kung demonyo ka, lumayas ka dyan. Kung di mo po gagamitin yung pangalan ng Panginoong Jesus, hindi po yan lalayas. Only in the name of Jesus po. Amen? And then, another verse po. Dito po sa Mark 16, 15, 18. Alam niyo po, ang verse po ito, it teaches us na our God-given authority has no limitations. It cannot be limited by time, space, and matter. No, in season and out of season, preach the gospel. Preach the word of God. Hindi po yung, uy, birthday ko ngayon, lagay mo naman sa lugar yung pag-preach mo ng word of God. Hindi po tayo dapat ano, kahit kailan, kahit anong panahon, dapat po kasama natin ang salita ng Diyos na pinapangaral. Huwag po tayong hingi po ng dispensa dun sa ano, ay, sorry, no, birthday mo pa lang. Dapat, meron po ganyan eh. Galangin mo naman yung occasion ngayon, birthday ko, ba't ka nagpipreach? Mas galangin po natin ng Lord kaysa sa Kanya. Amen ho ba? Pag sinabi ng Lord, i-share mo ang gospel, i-share natin. Bakit sabi po niya, He said to them, go into all the world. Binibigay ko yung kapamalansay, kahit saan kayo sa mundong ito. Hindi sinabi ng Lord na kapag mayroong pandemic, sa bahay muna kayo. What would Jesus do kung nandito siya? Ano ang gagawin ng Lord kung nandito siya sa panahon ng pandemic? Sasabi niya ba sa atin, magtago muna kayo. Hindi ko kayo mapuprotektahan. Grabe ang coronavirus pala sa panahon nyo. Sasabihin ba ni Lord po yun? Di ho ba ang mga disciples pinupugutan ng ulo, lumalabas pa rin sila para mangaral? Tayo, virus pa lang, marami po sa atin. Pero wala po sa Calvary Temple yan. Amen. Marami po sa mga kapatiran po natin, idalangin po natin sila, even yung mga ibang pastors,
duwag, takot. Hindi po nila alam ang kanilang pagkatawag. Na Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Ay, may coronavirus. Ay, huwag muna. Baka mamatay ako. Takot po. Sabi ng Lord, go into all the world and preach the gospel to all creation. Wala pong limit po ito. It cannot be limited by time, space, and matter. It cannot be limited by any situation. By any circumstance, hindi po pwedeng ilimit. We need to continue proclaiming the gospel. Whoever believes and is baptized will be what? Saved. And but whoever does not believe, ito po ang hindi maganda, will be condemned. Verse 17, sabi niya, and these signs will accompany those who believe in my name. What is that name? Jesus. In the name of Jesus, they will drive out demons. If you believe, you can drive out demons. Hindi lang po ang pastor. They will speak in new tongues. Wala po akong panahon i-explain po yan, but there is power when you pray in the spirit in speaking tongues. Verse 18, they will pick up snakes with their hands, and they will drink deadly poison. It will not hurt them at all. They will place their hands on the sick, and they will get well. Alam niyo po, yung they will pick up snakes and drink deadly poison, ito po, listen carefully, ito po ay literal at figurative. Oh, literal, pastor? Opo. May mga kwento po ganyan na humawak po sila ng snake habang nagpipreach. Pero ang mas gusto ko po tingnan nyo, si Paul. Si Paul po, meron po nung pagkatapos po nilang na-shipwreck sa isang island, napalupot po siya ng isang viper, tinuka, iniintay na lang po siya mamatay. Inano pa siya, genial pa, ay taong ito, kahit na nakaligtas siya sa pagkakashipwreck, hindi siya nakaligtas sa judgment ng Diyos, mamamatay na siya niyan. Hinintay po siyang mamatay, hindi namatay. Pinagpaglang po niya yung aha sa apoy. Bandang huli, gusto pa siyang sambahin. Ito po yung ano. They will drink deadly poison. Kung hindi po sinasadya, huwag naman po natin sadyain na mamaya, subukan ko nga. Meron pong gumawa na ganyan, namatay po sila lahat. No? Ano po ibig sabihin mo yun? Yung iba po sa atin, kung nagpavaccine na po kayo, yung iba po mayroong adverse effect. Kung nagpavaccine po kayo, just believe na protektado po kayo ng Lord. Walang poison ng vaccine na pwedeng pumatay sa inyo. Ito po yung protection ng Lord sa atin. Ito po yung maganda pa. They will place their hands on the sick people and they will get well. Ito po yung authority natin. We can drive out demons, cast out diseases, evil spirits, kung gagawin po natin. Kailangan lamang po alam po natin ang authority natin. Why? But if we are not well informed about the Word of God, about our God-given authority, wala pong mangyayari. Ano pong sabi ng Panginoon sa kanyang salita? My people perish for what? Lack of knowledge. Vision is lack of knowledge. Kung wala kang vision, wala kang knowledge. Kung pag wala kang alam, kaya nga po, ay ganun pala. Nung nalaman ko po na na kailangan palang i-declare mo na mabubuhay ka, hindi ka mamamatay. Hindi ko po kasi alam yung power of declaration noon. Pinag-aralan ko lang po sa Bible na we have this power na kailangan po na pwede po tayong mag-declare pala. Kaya nga po ako hanggang ngayon malakas at buhay at alam ko one of these days lalaya ako sa dialysis because of the power of declaration of God's Word. Na ito po ang susunod nating point. We need to be inexhaustible, we need to have inexhaustible energy in declaring the words of victory. Na hindi tayo dapat napapagod. Lagi tayong energetic, excited, naniniwala. We are declaring the words of victory from our hearts. We have this victory from our mouth. We have this victory from our mouth. Tignan po natin ang unang verse po natin. Isaiah 54:17, no weapon formed against you shall prosper. Nothing will harm you. Walang magtatagumpay sa'yo. Dapat po pumapasok sa kaisipan natin ito. Kahit anong gawin ng Diablo, kahit anong klaseng variant, kahit anong klaseng virus, walang pwedeng manalo sa'yo. Oh, pwede kang dumaan ng problema, pwede kang dumaan ng COVID, pero hindi ka mamamatay. Magtatagumpay ka, kapatid. Because no weapon formed against you shall ever prosper. Ito pwede. Alam niyo po, ewan ko po, marami pong natakot at tinake po nila yung remdesivir. Yung mga kakilala ko po nag-take ng remdesivir, yung iba namatay. Ako po, pinapatake ako ng remdesivir na during that time, 15 to 25,000 every day, dalawang shot. Ganun po kamahal.
Sabi ko, hindi ko po titake yan. Sabi ko, ako, bahala ka kasi ito lang yung makakatulong sa'yo. Sa lublub ko, sabi ko, sabi nila, walang gamot ang ano ngayon, yan ang makakatulong sa akin. May gamot bigla yung COVID. Ganun, no? Hindi po, nagpirma po ako ng ano, o magpirma ka ng ano, na kung ano ba yung magyari sa'yo. Opo, kako. Pinermiyahan ko po. Kaya kasala kayo pa yung pirma ko. Sabi ko dun sa nurse, paglabas ng doktor, 14 years na akong halos magdadialysis during that time, hindi pa ako pinabayaan ng Diyos. Lalo na sa sitwasyong ito, walang mahirap sa Diyos, sabi ko sa kanya. Kung gusto nyo nga, pala, uwi na ako, ayaw nyo lang. Kaya sa loob-loob ko, gusto nyo kumita sa akin. Mabalasubas kayo. And then sabi yan, and every tongue which rises against you in judgment, you shall what? Condemn. Kung ano man po yung sinasabi ng Diablo, mamamatay ka na, you shall condemn. I-rebuke mo. You shall refute them. Hindi ko tinatanggap yan. Hindi ako mamamatay. Hindi ko tinatanggap yan. Hindi kami mababankrap. Hindi ko tinatanggap yan. Mababayaran namin ang aming mga utang. Mababayaran ko ang bahay. Nasa atin po, pag tinanggap nyo na yung sinasabi ng Diablo, nagpasakop na kayo sa Espiritong yun. Magpasakop po tayo sa Lord. Tanggapin natin ang salita. I am blessed. I am forgiven. I am highly favored. I am protected with the blood of Jesus. Kailangan po, dinideclare po natin to. Amen mo ba? Amen. Diyan po makatundoy to o'clock. Nakiramdam na ko man eh. Tama niya yung panahon eh. Sabi, you shall condemn kung ano man. Pag sinabi po nila, ay anak kasi lahi natin. Kahit sinabi pa ng magulang mo, ay tay, walang lahi-lahi. Kapag na kay Kristo na tayo, bagong nilalang na tayo. Tayo ngayon ay hindi na sinumpa. Tayo ngayon ay pinagpala na dahil kay Kristo. You need to condemn. Kailangan niyong i-reject, i-refute ang mga negative words na hindi ayon sa pangako ng Diyos. Maganda po ang plano ng Panginoon. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to what? To prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Sino ang nagbibigay po ng mga sumpa sa atin? Ang Diablo. John 10:10, the thief comes to what? To steal, kill, and destroy. But I have come that you may have life. Magkaroon kayo ng buhay. Yung buhay nyo, magkaroon ng buhay. And have it more abundantly. Or sabi dyan, and have it to the full. Dapat po maliwanag po sa atin yan. What you believe is what you will get. If you believe na mabuti ang Diyos sa inyo, you will experience the goodness of God. If you believe na, hindi ko maranasan, dapat ganito muna gawin ko, magpakabanal muna ako. Dapat magsalibat-bat ko pa, magpenitensya ako. Wala ka pong makukuha. You need to believe God's favor. You need to believe God's love. Faithfulness po sa inyo. Amen? So, next verse po natin doon sa ating point. Proverbs 18:21, very familiar po ito. Review po natin. Death and life are in the power of what? Tongue. And those who love it will eat its fruit. Ang kapangyarihan, makapangyari po ang salita natin, ang ating dila. Kasi po, yung sinasabi yan, and those who love it will eat its fruits. Ang ibig sabihin po niyan, you will reap the consequences. Sa Numbers 14:28, ang sabi po ng Panginoon, now tell them this, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Gagawin ko mismo yung madalas niyong sinasabi, ang sabi po ng Panginoon. Now, pansinin niyo po ang inyong sarili. Ano po ang madalas yung sinasabi? Eh, kawawa naman tayo. Eh, kawawa naman ang Pilipinas. Kawawa naman kami. Ay, kawawa na. O kaya nga, kawawa ka. Pero kung sinasabi mo, bless ako, hindi ako magkukulang. Bless ako, hindi kami mamamatay ng COVID. Bless kami, hindi kami pababayaan ng Diyos. Gagawin ko mismo ang sinasabi mo. Lord, itong sari-sari store kong ito, alam ko, gagawin mo itong supermarket. In Jesus' name. Amen? Gagawin ko, sabi ng Lord, ang madalas yung sinasabi. Lord, itong aking bisikleta, papalitan mo na ito ng bagong Fortuner. Gagawin ko kung anong, Lord, itong inuupahan naming bahay, alam ko, bibigyan mo kami ng sarili naming bahay. Ilan na po yung testimony sa atin dito na walang dating sasakyan, walang dating bahay, sa kakadeclare po nila, dahil nanampalataya sila sa Panginoon, nagkaroon po sila. Yung sasabihin niya, ay hindi ako naniniwala, Pastor. O, it will not work for you. Ngayon pa lang sinasabi mo na hindi ako naniniwala. Ito pong mensahe ito para sa mga naniniwala lang. No? Yung kung hindi ka naniniwala, wala. Parang entertainment ko lang sa'yo ngayon yan. Nasa sa'yo na lang. I will do to you, sabi niya, the very things I heard
you say. Another verse po. Mark 11, 23, 24. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go away into the sea and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Ang sino man pong magsalita sa kanyang bundok, ano po yung unang malaking bundok natin? Bundok ng pagkatakot. You need to speak to the mountain of fear. And you need to speak kung ano man pong mountain of problems meron po kayo. Ano ba yung mga ibang problema nyo? Mountain of sickness, mountain of poverty, mountain of death. Ano pa ho yan? You need to speak to your problem. Sabi naman, if you speak to your problem and does not doubt na ikaw, mabating ka kay Demi. You need to speak to your problem. Kaya nga po, hindi po, ang sinasabi ng Lord dyan, hindi ako, kayo, binigay ko na sa inyo. If you speak to your mountain, susunod po yan. In the name of Jesus, pinapalayas kita, ikaw, spirito ng karamdaman. Alam niyo po, hindi po tumigil ng halos, if not every other week, halos twice a month, meron ako nararamdaman na parang lalagnatin ako. Buwan pa ako noon, lumabas ako sa COVID. Pero natutunan ko na pong, yung announcement ni Pastor Riz, kung meron po kayong nararamdaman, meron po kayong simptomas, no? Hindi po niya tinuloy na huwag kayong mag-attend. Sabi po niya, i-rebuke nyo na. Yun po talaga yung kapag meron ka nang nararamdaman, lalagnatin na ako, huwag mong tanggapin, I rebuke you, Spirit. Kasi ako, madalas po, meron pong yung ayakap sa akin, nagmamano sa akin. No? Hindi ko po inakas, kasi alam ko, protektado na tayo ng Lord. Ngayon, kung meron mang makasigit na virus, huwag mo siyang patagalin, paalisin mo siya. Speak to your mountain. Ano po yung bundok nyo na kinakaharap ngayon? Utusan nyo po siya. And then sabi ng Lord, therefore I tell you, whatever you ask for in what? In prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kung naniniwala po kayo sa ating kapag hiniling mo sa Ama, Lord, I believe, nandito na to. It will be yours. Amen? Speak to your mountain. Last point po natin. In order for us to fight fear, we need to trust in the Lord. Never fail to trust in the Lord. Kung natatakot po tayo, magtiwala sa Lord. Ang sabi po ng James 4:7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Bago pong verse 7, sabi po ng Lord dun sa verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Then, sinasabi ngayon niya, therefore, submit yourselves to God. Ito po sinasabi niya. Paano tayo nagsasubmit? Kapag ikaw ay nagpapakumbaba, paano tayo magpapakumbaba? Magsubmit tayo sa Lord. Paano tayo nagsasubmit sa Lord? Magsubmit tayo sa kanyang salita. Pag sinabi ng Lord, meron kang God-given authority, use your authority. Pag sinabi ng Lord, magaling ka na, paniwalaan mo, kahit na ang pakiramdam mo, hindi ka pa magaling, pero paniwalaan mo, Lord, magaling na ako. Tumayo ka, huwag kang huwag ka berat-berat, tapong kira-kira-kin, mantong kang lelot, tugak, netalakad ka. Lalo kang mati, nung mantong kang nanong klaseng lelot, takpo, ganyan eh, wapang aning lelot. Uli nga niya maka-COVID ko, abak-abak, puro lelot, tamarimla. No, last week po, merong nagano po ng lugaw dyan, ano, leloting church. Sabi ko sa miss ko, hanggang hindi ko pa makain ka. Pati ko pa rin phobia atake yung lelot tayo. Nakagaganak aking kwarto ko kay dialysis, kay COVID. But we need to submit ourselves. Kapag nakasubmit tayo sa word ng Lord, you can resist the devil. The reason why, bakit kung minsan hindi po sumusunod ang diablo o ang demonyo sa atin, because we are not submitted sa word ng Lord. Natatakot tayo. Hindi tayo naniniwala sa kanyang salita. Kailangan magpasubmit tayo, magpasakop tayo, mag-abide tayo sa word ng Lord upang, kasi alam po ng Diablo ang mga submitted kay Lord. Hindi natin maluloko ang Diablo. Alam niya. Alam niya kung alam niya kaya kapag once na nalaman mo yung authority mo, once na in-exercise mo yung authority mo, na natatakot na ang Diablo. Aro, ayan na. In fact, tayo pong alam na natin ang ating authority. Pag gising natin ng umaga, natatakot ng Diablo. Gising na siya. Sabihin mo sa mga demonyo kasama natin, gising na siya. Labayas na tayo dito kanya. Kasi alam niya, i-rebuke na naman natin siya. Sasampalin na naman natin siya ng mga salita ng Diyos. Huwag po kayong matakot sa demonyo. Dapat tayo po ang masiga sa demonyo. Huwag niyo pong sabihin, ang katapat ng liwanag, ang dilim, ang katapat ng puti, ay itim, ang katapat ni Satanas ay si Kristo. O si Kristo ang katapat niya. Walang katapat si Kristo.
In the book of Revelation, isang anghel lamang po ang kinuha po yung liig ni Satanas. O Satanas, halika, kinuwelyo po niya, dito ka sa abis. Pagkatapos po niya, lumaya sa abis, o Satanas, halika, sa dagat-dagatang apoy ka na. Isang anghel lang. There are billions or trillions of angels, pero hindi po inutos ng Lord. Magpadala, maraming angel dapat ang kumuha kay Satanas, hindi po isa lang. Now, how much more kung ang Diyos po ang kikilos? Nakita niyo po kung gaano po makapangyarihan ang Lord? You need to be well informed kung gaano makapangyarihan ang Diyos na sinasamba po natin. Ang Diyos na nananahan po sa atin. Nasa atin po ang Diyos. Wala po siya sa labas. Nasa atin. Greater is He that is in us than He that is in the world. Nasa Satanas na nasa mundo. Masigit na makapangyarihan si Kristo na nasa atin. Kaya kailangan po nating magpasubmit. Kaya the reason why hindi sumusunod ang diablo, hindi tayo submitted. May mga compromises tayo. Yung iba sa atin, may mga compromise pa kayo. Susugal ko pa kayong sabong express. Anong napalagay yun? Arebuke yung demonyo kanyan. Yung iba sa inyo, nanunod pa kayo ng pornography. Arebuke yung demonyo kanyan. Palagay yun? Kakampiye. Dapat po no compromise. Submitted tayo kay Lord. Yung iba sa inyo, nandadaya, nagsisinungaling pa. Paano mo mamayre-rebuke ang demonyo? Kung meron kang compromises. Amen? We need to submit to God para po kapag rinebuke mo ang demonyo, lalayas po talaga siya. Next verse. Sabi po ni David, when I am afraid, I put my trust in you. Pwede po tayong matakot. Pero magtiwala ka sa Lord, mawawala po ang takot. In God whose word I praise. Pinupuri ko yung salita, ang sabi po ni David, dahil tapat ka sa iyong salita na hindi mo ko iwan, hindi mo ko pababayan. In God I trust and I am not afraid. What can mere mortals do to me? Now, kung natatakot tayo, may mga problema po tayo. Anong po sabi ng Philippians chapter 4, 6, 7? Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Kung natatakot tayo dahil may mga iba't ibang problema tayo, you just need to pray. Lord, binibigay ko po itong problema ko itong sa'yo. Pagtapos mong pinasalamatan ng Lord because thanking God is power. Then you will experience what? God's peace. Wala pong peace kapag meron kang takot. You need to pray. Ibigay mo kay Lord kung ano may mga problema mo, alalahanin mo. And then which exceeds anything we can understand, sabi dyan, that passes all understanding, His peace will guard your hearts and your minds as you live in Christ Jesus. Igaguard po niya. Yung kapayapaan na nasa atin, hindi po niya papabayaan na matakot po tayo. And this is po yung shalom po ng Lord. I hope na nasa atin po ang peace ng Lord. Kung tayo po ay natatakot pa rin, just pray. Use your God-given authority. Dapat po, ito po, mag-review na po tayo. No? Una, we need to be well-informed about our God-given authority. Use it, no? Inexhaustible energy in declaring God's word or victory, words of victory. Huwag tayong mapagod sa kaka-declare. Every day, i-declare mo, you are blessed. Every day, i-declare mo, kapatid, that you are protected. And then lastly, never fail to trust in the Lord. Amen. Alam niyo po bakit kinakailangan pong labanan natin ang takot? Because kapag dinabanan natin ang takot, ang Diyos ang lalaban para sa atin. Deuteronomy 3:22, last verse. You must not fear them. Sinasabi po ito ni Moses kay Joshua na marami pa siyang mga kalaban sa buong Israel. Pero huwag kang matakot, ang sabi po ni Moses kay Joshua. For the Lord your God Himself fights for you. Kung hindi ka matatakot, kapatid, ang Diyos ang lalaban sa iyo. Hindi makakakilos ang Diyos kung mayroong takot. Because God is pleased sa faith lamang. God will not work in our lives kung takot ho tayo because no, it is impossible to please God without faith. It is impossible to please God with fear. But with faith, all things are possible with God. Amen? So kung ano man po yung kinakatakutan nyo, isurrender nyo po lahat yan. Huwag ko yung matakot. Self-control. Hindi na ako matatakot. I am a child of God. Amen? Sino po naniniwala dito na kay Kristo na siya ay anak ng Diyos? Kung kayo'y anak ng Diyos, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kung may mga problema tayo, matagumpay ka na, kapatid, ngayon. No, kaya nga po yung word natin, win, we were born to win. Hindi po rara mag-lose. Yun lamang po, pumasok tayo sa sinipunan ng ating nanay, millions pong kalaban natin nun, pero tayo lang ang nagtagumpay. Matagumpay na tayo sa sinapunan pa lang, pinili na tayo ng Diyos. How much more ngayon,
na kasama natin at nasa atin ng Diyos, magtatagumpay at magtatagumpay tayo kahit anong ibato ng demonyo, ng diablo sa atin, dahil si Kristo ay nasa atin. Amen! Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon.